Mga kabayan, isa ka rin bang OFW na kagaya ko? Kung ganon, panoorin mo ang videong ito. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell, mag-share, like, comment, para updated ka sa mga video na aking i-upload. So ano pa hinihintay natin? Simulan na natin ito. Let's go! After this intro. Hindi lahat ay nagiging successful abroad at iilan lang talaga ang nagtatagumpay. Kaya importante na habang nagpapakahirap ka abroad ay sabayan mo ito na negosyo. Bilang OFW kasi ay gusto nating umasenso ang buhay natin para makasama natin ang ating pamilya at napakahirap ding umuwi ng Pilipinas kung wala ka namang ipon at wala kang pinagkakakitaan. Kaya bago mo maisipang umuwi ng Pilipinas ay bakit di mo muna subukang magnegosyo? Ang pagiging OFW kasi ay di permanente at maraming reason na pwede kang mapauwi ng Pilipinas anytime tulad ng pagkakaroon ng malubhang sakit, nawalan ka ng trabaho o sadyang tinatamad ka na o sawa ka na sa trabaho mo. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng ilang negosyo ideas na pwede mong simulan bilang isang OFW habang nasa abroad ka. Una ay ang franchise business. Kung wala kang experience sa pag-setup ng business, franchising ang best option para sa iyo. Dahil na rin sa kapag nag-franchise ka sa isang company, ay tuturuan ka rin nila mismo kung paano magpatakbo ng negosyo at yung day-to-day operation nito. Ang franchising ay di lang nakafocus sa pagkain. Pwede ka rin mag-franchise ng pharmacies, spa, salon at kung ano-ano pa. Basta siguraduhin mo lang na makakakuha ka ng matinong company para mag-franchise. Pangalawa, magtayo ka ng isang mini grocery. Kung ikaw ay isang OFW, bakit di mo subukang magtayo ng isang mini grocery? Maghanap ka ng mga bagay na pwede mo makuha sa mababang halaga at saka mo ibebenta na may patong. Actually, may kakilala nga ako ang ginagawa niya. Namimili siya ng mga nakasale abroad at sa kanya ibebenta ito sa Pilipinas, kaya pwede niyo rin itong subukan. Pangatlo ay ang eatery o restaurant. Tayong mga OFW ay mahilig kumain, kaya naman bakit natin di gawin itong business natin, di ba? Dahil nga sa pagtatrabaho natin abroad, ay nakatikim na rin tayo ng iba't ibang uri ng pagkain, kaya pwede din natin gawin ito at magkaroon tayo ng ibang pagkain na pwede nating ilagay sa ating menu. Pwede nating dalhin ang menu na ito sa ating bansa at magtayo tayo ng sarili nating restaurant. Recently ay may napanood nga akong video tungkol sa isang OFW na galing Dubai at nag-start siya ng biryani in a basket business. Ang nakakabilib dito ay nagsimula lamang sila sa puhunan na 5,000 pesos. Kaya masasabi ko na everything is possible sa panahon ngayon. Pang-apat ay online selling. Dahil na rin sa pandemic na ito, ay nauso ngayon ang online stores o mga online sellers sa Facebook at iba pang social media platform. Dahil na din sa madaming tao ang ginagawa ang kanilang pamimili sa pamamagitan ng internet. Marami ang yumaman sa paraan na ito. Actually, may mga nakausap nga ako na nagbebenta sila ng damit through Shopee at Facebook Marketplace, tapos ang products nila ay ina-outsource nila sa Taytay. Panglima ay ang rental business. Ito ang pinakasikat sa mga OFW. Dito ay wala kang dapat ibenta. Ang ginagawa ng karamihan ng mga OFW ay kumukuha sila ng bahay o sa condominium, sa kanila ito pinaparentahan. Sa paraan na ito ay buwan-buwan na may dumadating na pera sa kanila. At ang iba naman ay hinahayaan nila yung rent ang magbayad ng monthly amortization ng property nilang kinuha. Para kung sakaling mag-for good na sila, ay bayad na yung bahay nilang kinuha at may ipon pa sila. Pang-anim ay coffee shop o cafe. Isa ito sa mga pangarap kong negosyo, lalo na ngayon na patok ang mga coffee shop at cafe para tambayan. Basta may maganda kang lugar na pwedeng tambayan ng mga tao at may libre kang wifi, ay papatok ito. Although may kalakihan nga lang ang puhunan, pero ang tunay na magiging challenge mo dito ay kung paano mo imamarket ang business mo. Pang-pito ay ang farming business. Maliban sa mga rental business, kung ikaw ay may malaking lupain na pwedeng taniman ng halaman, gulay o kung ano mang pwedeng alagaan na hayop tulad ng manok, baboy, kambing at marami pang iba, bakit di mo subukan ang mag-farming business?
Kahit di mo na maibenta ang mga pananim o produkto mo, ay pwedeng kayo naman mismo kumain ito. Nauso ang pagtatanim dahil na rin sa pandemya at sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Iniisip ng mga tao na mas okay pa na ikaw na lang ang pipitas sa mga gulay mo kasi safe na, organic pa. Kaya ba, ano pa ang mga business na pwedeng gawin ng mga OFW na di ko na isama sa list nito? Type nyo naman sa comment section below. At sa mga gusto mag-business, at kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation ng business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa susunod na video. Tandaan lang natin na ang pagkakaroon ng sariling business ang end goal ng karamihan ng mga OFW. At ang pagsisimula nito ay isang long journey na kailangan ng oras, sipag, passion at unique skills para mapalago ito. Hanggang dito na lamang po mga kabayan. Hanggang sa muli, see you on my next videos. Bye everyone!